sa iyong panalangin. Kailan mo huling sinabi sa Diyos na mahal kita? At sa pagmamahal mo sa ating Panginoong Hesukristo, kailan mo huling binigyan ng patotoo? Purihin ang Diyos ngayong unang araw ng Marso. Batiin natin ang mga nagbe-birthday ngayon ng maligayang bati. At makiisa rin tayo kay Pope Francis at sa buong simbahan sa paglalayo na ipagpatuloy ang pagtatanggol sa buhay ng tao sa pamamagitan ng panalangin at paggawa. Isang pagbati ng pagpapala, si Sister Gia Maria po ito ng Daughters of St. Paul. Pag-isahin na natin ang ating puso at diwa sa pakikinig ng Mabuting Balita. Nagsalita si Pedro at sinabi, "Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, walang nag-iwan ng tahanan, mga kapatid, ina at ama, at mga anak, at mga bukid, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, na walang gantimpala. Tatanggap nga siya ngayon ng 100 beses ng mga tahanan, mga kapatid, mga ina, at mga anak, at mga bukid sa gitna ng mga pag-uusig. At sa panahong darating na may makakamit niya ang buhay na walang hanggan, may mga una ngayon na mahuhuli, at may mga huli naman na mauuna." Pagmamahal ang susi sa anumang makahulugan na pagsasakripisyo. Pagmamahal hindi lamang sa ating pamilya o sa mga taong malapit sa ating puso. Ang magandang pagninilayan natin ngayon, ipinaalaala sa atin ng ating mahal na Diyos ang kanyang dulot na kaligtasan. Patuloy nating nasasaksihan ang pagtutulungan, pagbibigayan o pagiging bukas palad para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Mapapatunayan natin ang lalim na pagmamahal na ito. Hindi lang ito hanggang salita lang. Maraming relasyon ang nagsimula sa pagpapalitan ng "I love you." Pero ang nakakalungkot, hindi naman handang magbigay ng sarili. Kung minsan, madaling sabihin pero hirap nga namang patunayan. Gaano nga ba katotoo? Hanggang saan? Hanggang kailan? Sa pagmamahal, mas mahalaga, handa natin itong patunayan at alam natin kung ano ang kaya nating isakripisyo. Narinig natin sa Mabuting Balita ang pahayag ni Pedro. "Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo." Teka, pagnilaya natin, di kaya marami ring pagkakataon na tulad tayo ni Pedro? May hinahanap din kapalit sa ibinibigay. O agad-agad, gustong may nasisirip na bunga ang mga pinaghihirapan. Pero sa konteksto ng Diyos, tinuturuan niya tayong magtiwala, manampalataya, at umasang kailanman, di niya tayo pababayaan. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Maniwala rin tayo na sa kabila ng ating paghihirap at pagpapakasakit, kung iaalay natin para sa mas ikakadakila ng Diyos, mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Kaya nga't kung sa tanong na hanggang saan, hanggang kailan tayo mamahalin ng Diyos, sapat na ang tumitig tayo muli sa krus. Ang Diyos na nakabayubay sa krus ang nagsasabing, "Hanggang sa kamatayan, mahal kita. Hanggang sa buhay na aking ipinako, mahal pa rin kita." Mahalaga ring tanungin natin ang ating sarili. Hanggang saan? Hanggang kailan natin mamahalin ang Diyos? Handa rin ba tayong mag-alay ng ating sarili para sa Kanya? O di kaya,
para sa ating inang bayan. Ano ang pwede nating maiambag para maibsan ang paghihirap at pagdurusa ng mga kapatid natin sa ating lipunan? Isa na naman po kapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makaisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers at sa mga labis na naaapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng may iba pang karamdaman, kasama rin ang mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. As Jesus once prayed, that we may be one. Muli po, ako ay inyong kapanalig, Sister Cha Maria na Daughters of St. Paul, na nagiiwan sa inyo ng sipi mula sa aklat ng mga kawikaan. Simula ng karunungan, ang pagkatakot sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa, at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.